time, si Kenchan naman ang ating pag-usapan na alam natin lahat, si Kenchan ay isa rin sa mga leading actors ng Kapuso Network na talagang early this year, talagang sobrang na-involved sa mga usaping legal at may kinalaman sa pera, financial, dahil sa dami ng mga pinasok niyang negosyo. At pangunahin na nga dito yung mga restaurant na itinayo niya or nagnegosyo siya at nakipag-partner siya sa ilang mga kakaibigan na at the end of the day ay pumalpak yung nagkaroon ng mga problema, mga suppliers di umano, tapos yung mga nabiktima ng mga kung ano-ano mga scam na may kinalaman nga sa pananalapi, hangang sa nagtalbogan na yung mga cheque daw, nagkaroon ng maraming utang, etc., hanggang nawala na siya dun sa kanyang kinabibilangang soap, yung longest running sa afternoon, yung abot kamay ang pangarap, di ba, ang ganda-ganda pa naman ng exposure niya. And hanggang nabalita na lang natin na umalis na ng bansa and nagpansamantalang naninirahan sa Amerika. Alam ko na punta pa ng Korea, Amerika. Hanggang bago ito mag-October, nakita daw sa namataan sa Taiwan at ngayon ay nasa Hong Kong na naman daw di umano. At may balita tayo na parang may mga kaibigan din siya o contact sa Vietnam naman na kanyang susunod na pupunta dahil nga sa usaping nagtatago ito. Hindi, wag naman ganun. Yes, dahil nga doon mga chika na parang natatakot pa rin itong harapin yung mga kasong isinampa sa kanya ng kanyang mga sinasabing na agrabyado at naagrabyado di umano ito chismis sa Marites na yung kanyang isa sa mga kasosyo kanegosyo niya ay isang iniuugnay sa kanya na boyfriend ba niya or what or karelasyon or what na. Basta may ganong chismis, ha? Again, chismis. Dahil daw yata sa quote-unquote lalaki, eh kaya sumabit ang ilang mga transaksyon nitong ni Kenchan. Matatanda natin si Kenchan, talagang napakahusay. Nakita mo, naalala ko pag may mga set visit pa kami noon sa soap na nagpakilala talaga sa kanya yung Destiny Rose na talagang ganda-ganda niya na pag minimake pa siya, nakabantay kami at nakikipag-chika, nakikipag-harutan sa kanya. Tapos sinundan ito nung kanila ni Rita Daniela na talaga nag-click yung tandem nilang dalawa, nagkaroon pa sila ng pelikula, award-winning movie, nabigyan sila ng parangal. So ang ganda nung career nitong si Ken at ang husay naman din talaga niya. Kaya although may mga chismis, again chismis na ganito di umano siya, bla 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 bla, kaya walang jowang babae, ganyan-ganyan. May mga ganong chismis eh. Na ngayon ay iniuugnay dito sa mga nagiging kaso niya o mga sinampang kaso sa kanya ng mga kanegosyo niya. Kaya nga niya pinagtataguan di umano. So kung atin lang titingnan, itong mga ganitong pangyayari na lumalabas ngayon sa mga Kapuso artist, ay nagiging sunod-sunod, 'di ba? Kahit itong nagtagumpay na si Sandro Mulak na dininignan ng husgado dahil nakitaan na ng probable cause yung dalawang pinagbibintangan niya or dinidemanda niyang namuli siya sa kanya. So may kaso na ngayon yung dalawang contractor ng GMA7 plus of recent din itong si Rita Daniela, sinampa naman din niya ng sexual harassment or sexual abuse ng kaso itong si Archie Alemania na nakakaloka lang kasi itong mga Kapuso stars na pinag-uusapan natin, sila ngayon ang na-highlight na ano kasi nga sabi nga ng mga ibang netizen lalo yung mga basher ng Kapamilya Network, sinasabi ay wala na kasi ang Kapamilya, ay nakabasher pala ng Kapuso Network, sinasabi nila wala na kasi ang Kapamilya kaya kumbaga nagiging prominent na ngayon sa mga ganyang issue ang mga Kapuso artist kasi nung araw nga naman daw eh mga Kapamilya din ang nasasangkot sa ganyan kaya lang na itatago kumbaga silently sa mga kasong alam mo yon sa mga private na usapin na lang inaano yung kaso unlike ngayon na talagang bulgaran harap-harapan pinapangalanan yung sino ang namuli siya kay ganito, bakit may ganito, etc. At yun ang nakakadungkot na parang tanawin ngayon sa landscape ng telebisyon na ang mga Kapuso artist at yung mga nagtatrabaho dito, sila na naman ngayon yung nagiging very
prominent sa mga ganitong usapin. And with this, with Ken Chan, yun ang iniuugnay ngayon ng mga netizen na dahil nga siguro, hindi makapagsalita, hindi makapagbigay ng kanyang saloobin nitong si Ken at ano, at nasa proseso siya ngayon siguro ng, alam mo yun, na nandun na yung sabi nating takot plus yung gagawin yung pagharap siguro dito sa mga demandang kanyang kinasasangkutan ay pinag-iisipan pa niya, kaya siguro siya palipat-lipat ng bansa mula sa Korea, nag-America, Taiwan, ngayon nasa Hong Kong, at ang balita natin hanggang habang pinapodcast po namin ito ay mukhang sa Vietnam naman daw siya nakakita ng mga kaibigan na tutulong sa kanya. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ganitong usapin, kasi hanggat hindi naman ito ina-address ni Ken, hindi niya hinaharap, kumbaga, eh hindi talaga matitigil ang mga spekulasyon, mga chismis na mga marites na may kinalaman sa quote-unquote usaping pera at lalaki kaya siya nasadlak sa ganyang mga kaso, di ba, Dondon? Ano na? So, pinahaba na natin, na pinahaba itong usapan na to. Hindi mo ko binibigyan ng clue sapagkat, yun na nga, naaawa man tayo, pero, well, manganyan talaga, hindi lang naman nangyayari sa gayang artista ni Ken, pero hanggat hindi nga siya lumalabas at nagbibigay ng kanyang sariling panayam sa sariling version niya ng kwento, maraming maglalabasan na kung ano-anong mga storya. Although yung mga binigyan niya na ng ano yung mga kapamilya niya, kasi ang ayon sa mga naglabasan chismis at balita, hindi na natin alam kung alin ba yung chismis, alin ba yung balita, na may ilang kapamilya din siyang sangkot or involved din sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon. So, nakakalungkot lang kasi kagaya nga na binanggit natin si Ken, si Rita, si Archie, of course si Bea. Ang galing nila mga artista at mga kapuso artist ito na talaga namang nagkaroon din ng magandang oportunidad at mga pagkakataon sa pamamagitan ng exposure nila sa Kapuso Network. Pero dahil sa mga iskandalong ganito, biglang natitigil, biglang humihinto, biglang nawawala sila. At yun na nga, imbis na mapag-usapan yung mas magagandang bagay tungkol sa kanila, nauuwi sa kung ano-anong mga chismis at espekulasyon na yun na, kung saan-saan napupuna na mula ulo hanggang paa ang pagkatao ng isang nilalang. Nag-isang nilalang. Ay nako, mga nilalang dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat po sa pagtangkilik, sa pagsubaybay. Pagpasensya nyo ng aking namamalat na boses, dahil talaga alam mo naman, katatapos lang ng undas, nagkantahan tayo at nanggising ng mga kaluluwa. Charot! Pero hindi po. Seriously speaking, dito kami sa Unbearable Channel ay binibigyan natin ng sumasama tayo sa pagdarasal ng marami na mga kagaya ni Narita at ni Nakenchan. Malagpasan sana nila ang ganito mga pagsubok sa kanila. And yun na nga, magkaroon sila ng karagdagang lakas ng loob, tibay ng dibdib, at you know, namaharap, kasi may mga tutulong at may mga tutulong na tao sa mga sa inyo, at may mga maniniwala at maniniwala sa inyo. Wag lang basta tinataguan or kinakalimutan, kasi ang obligasyon ay obligasyon, ang pagkakautang ay utang, pero ang mga usapin ay nadadaan sa lahat ng mga magagandang bagay at hindi lang sa kung anik-anik. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Palambet Nabos. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel. Naputol na yung mga ano ko sa bracelet.